Muling nagsagawa ng tinatawag na simultaneous earthquake drill ang gobyerno kanina, layo ng mga otoridad na ipaalala sa publiko ang pagiging handa sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Pero sa gitna ng pagsasanay, hindi maiwasan na magkagulo. May mga nasaktan. Nakatutok si Salima Nefra. Matinding takot at pinsala ang dinulot na magkakasunod na lindol sa Mindanao kamakailan lang. Magnitude 6.6 ang pinakamalakas na lindol na naitala noon. Kung sa kamay nila ang ito tumama, mas malaki raw ang maidudulot na pinsala. Paano pa kaya kung the big one o isang magnitude 7.2 na lindol na ang tumama sa Metro Manila? Ang mga mamamatay, posible raw umabot ng libo-libo. Ilipat mo yon 6.5 pa lang sa kamay nilaan, ang estimate namin ay 23,000. Yung 7.2 na senaryo sa Metro Manila, kapag nangyari yon, yung pag-uga nun ay intensity 8. Hindi ka na makatayo. Gusto po namin i-establish sa mga kababayan natin yung kultura po ng safety, kultura ng security at kultura ng disiplina and self-help. Kaya sa bawat shake drill, nais itatak ang mga paghahanda, lalo na ang duck, cover and hold. Sa drill sa isang gusali sa Calow Avenue sa Maynila, makatotohanan ang ginawang simulation ng isang rescue operation. Pero sa drill sa Batasan National High School sa Quezon City, totoong nirespondihan ang ilang estudyanteng nasaktan o nasugatan sa gitna ng pagsasanay. 20 casualties ang naitala. Yung iba po, nagkaroon naman po ng gasgas, yung iba, onting pilay. Sudden onset events, dapat ang kilos mabilis at tama. Kasi hindi tayo maging ligtas kung mali-mali. Bukod sa duck, cover and hold at pagtatago sa ilalim ng mga matitibay na bagay tulad ng mesang ito, importante rin ang mga pito. Ang pito pwedeng hipan para makatawag ng atensyon, lalo na kung kailangan ng tulong o kung ikaw ay matatrap sa ilalim ng isang collapse structure. Yung grade 1, grade 2 napapasok dun sa ID nila, nakakabit yung pito. Tinanong ko saan ang gamit ng pito. A grade 1 student will tell me para malaman sir kung nasaan kami, kung nakulong kami. Ang open spaces na gagawing evacuation sites dapat hindi prone sa liquefaction o paglambot ng lupa o mababagsakan ng mga gusali. Ang mga gusali dapat rin daw tinitiyak ang integridad sa lindol. Nagutos na ang DILG sa mga LGU ng nationwide structural audit sa mga gusali sa kanilang nasasakupan. Mananagot daw ang mga LGU. Identified na rin yung mga schools, lahat ng mga hospitals, government facilities na hindi na pwedeng gamitin. If ever may lumabas po sa audit natin na hindi na fit for use, talaga magiging stricto tayo. Salima Refran, nakatutok, 24 oras.